News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang gabi, Pilipinas. Kami mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kapamilya, isang patay habang 25 ang sugatan matapos po mahulog sa bangin ang isang school bus sa Urani, Bataan kaninang umaga. Ayon kay Urani Chief of Police Major Larry Valencia, pauwi na sana ng Quezon City ang grupo ng 46 na elementary school teachers mula sa dinaluhang aktibidad na inorganisa ng DepEd Schools Division Office. Pero nagka-problema po sa preno ang sasakyan pagdating sa matarik na bahagi ng Vicinal Road sa Barangay Tala. Agad rumisponde ang iba't ibang rescue groups mula sa Bataan. Dinala na sa ospital ang mga sugatan. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang driver na nagtamu rin po ng minor injury. Sa isang pahayag, sinabi ng Quezon City LGU na handa itong tumulong sa mga pangangailangan ng mga nasangkot sa aksidente. Ayon naman kay DepEd spokesperson attorney Michael Poa, nagkausap na sila ng regional director tungkol sa aksidente para na rin sa kumpletong detalye ng pangyayari. Naisikaso na rin ng DepEd ang kondisyon ng mga guro. Kapit na mga kapamilya, heto na ang busina sa patrol. Tuluyan na pong nawalang posibilidad ng rollback at sigurado nang tataas ang presyo ng gasolina sa susunod na linggo. Lumobo pa ito mula kahapon, kaya maglalaro na po sa 1G hanggang 1.30 ang itataas sa presyo ng gasolina. Ang diesel at kerosene may rollback pa rin, maglalaro sa 50 hanggang 70 centavos ang ibababa po sa presyo ng diesel. 30 hanggang 50 centavos naman sa kerosene. Paliwanag ng mga taga-industriya, nagugat ang pagsipa ng presyo ng imported gasoline sa paglabas ng datos sa US na nababawasan ang kanilang inventaryo ng gasolina. Ibig sabihin, lumakas po ang gasoline consumption dun sa US. Pero ayon sa Department of Energy, mas dapat bantayan ay ang bawas produksyon ng langis ng OPEC Plus at ang ban ng Russian crude oil sa Europa sa Disyembre. Kung hindi umano makakaapekto ito sa supply at presyo ng langis sa world market, malamang mauwi rin ito sa mga rollback dito sa Pilipinas. Mas tinodo pa ng ilan nating kababayan ang pagtitipid sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sumabay pa kasi ang pananalasa ng mga bagyo na lalong nagpataas sa presyo ng ilang produkto gaya po ng gulay. Pagpapalakas naman ang sektor ng agrikultura ang nakikitang solusyon ng isang ekonomista para mapababa ang inflation rate sa Pilipinas. Nagpapatrol, Rainiel Pawid. Naisa ng mag-adobong baboy ni Nanay Josephine, pero dahil tight ang budget, nauwi siya sa munggo. Ako minsan na iiyak din, minsan wala, sardinas na lang. Sa 1,200 muna ang iaano ko. Ang aalisin ko para bukas, meron naman, di ba? Maghapon na namin to, yung munggo. Si Aling Tonet naman mukhang pag-iisahin na ang sausawan at ulam. Tama to sa mahalang ulam eh. Lagyan mo na lang ang kangkong ngayon, 15 pesos na, dating 10, lumiit pa. Nitong Oktubre, naitala ang 7.7% inflation rate. Kaya ang purchasing power ng piso ay katumbas ng 85 centavos. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ito na ang pinakamataas sa nakalipas na halos 14 na taon sa kasagsagan ng global financial crisis. Nasa 9.4% ang inflation sa pagkain. Sa Kamuning Market, nasa 20 ang itinaas ng presyo ng ilang gulay gaya ng repolyo, ampalaya at patatas. Nakaapekto sa taas ng presyo ng gulay ang mga nagdaang bagyo kung saan palyado ang biyahe at nasalanta ang ilang pananim. Mga 4 days or 5 days na biglang nagtaasan yung mga presyo ng gulay. Hindi lang naman mamimili nagre-reklamo sa price ng gulay, kami ring mga namumuhunan. Kasi nga yung biyahero galing sa Baguio, galing sa bundok, ay mahirap daw po yung biyahe at saka yung panong kumukuha ng kalakal. Pinangangambahan naman ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang mataas na presyo ng asukal. Base sa Intercontinental Exchange, nasa 24 pesos per kilo na lang ang global price ng asukal.
pero aabot pa sa 120 pesos per kilo ang retail price nito sa bansa. Ito umano ang kikitil sa trabaho ng ating mga kababayan na ang pangunahing sangkap ng produkto ay asukal. Paliwanag ng ilang ekonomista, posibleng sumipa pa ang presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang sa unang quarter ng 2023. Yung mga iba nagsasabi na nasa peak na raw, pero ako hindi ako naniniwala dyan eh. Kasi bakit? Kasi una, magdi-December tayo, mas tataas ang demand, hindi ba? Mas gagastos ang tao. Pagkatapos, we're heading into the winter season. So globally, maaaring tumaas uli ang presyo ng gas at gasolina. Merong looming recession. So pagka nag-recession, ang ibig sabihin yan, baka mawalan din ng trabaho, ng hanap buhay, negosyo ang ating mga kapatid sa labas ng bansa. Ayon sa ekonomistang si Calixto Chiquiamco, makatutulong ang pag-aangkat para mapanatili ang mababang presyo ng pagkain. Sa short term, walang solusyon except importation. Sa long term, ang solusyon is really to promote commercial agriculture. Kailangan talaga increase natin productivity natin. Hiling naman sa gobyerno ng non-government organization na Ibon Foundation, suspindihin na ang pangungulekta ng consumption taxes gaya ng value-added tax at oil excise taxes. Prioridad ng economic team ng bansa ang mapababa ang inflation sa lalong madaling panahon, bagaman inaasahan ang epekto sa presyuhan at supply dala ng bagyong paeng. Ginarantsyahan ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan na magpapatuloy pa rin ang pagbibigay ng pinansyal na ayuda at fuel discounts para sa piling sektor. Rainiel Pawid, ABS-CBN News. Pauwi na ngayong gabi sa Leyte ang labi ni June Villamor, ang sinasabing middleman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Ayon sa branch manager ng Eastern Funeral sa Muntinlupa, bandang alas 4:30 pa kaninang madaling araw nang ilabas ng punerarya ang labi ni Villamor. Maaga rin anyang dumating sa kanilang opisina ang mga tauhan ng Department of Justice dala ang clearance o release order mula sa Bureau of Corrections para sa labi ni Villamor. Handa na rin ang kanyang pamilya sa Leyte. Nasa altar na ang larawan ni Crestito Palanya na mas kilala nga bilang June Villamor. Ayon sa kanyang tatay, plano ng mga kapatid ni June na gawin ang burol sa barangay hall. Pero hindi siya pumayag. Galit pa rin ang nararamdaman ng ama dahil pinatay ang anak sa loob pa mismo ng kulungan. Umaapila rin siya sa pamahalaan na makamit ang hustisya para sa anak. Sa ngayon, nananatiling nakabantay ang mga pulis sa bahay ng pamilya. Samantala, lumabas na ang resulta ng investigasyon ng Anti-Money Laundering Council sa bank account ng umaming gunman sa pagpatay kay Lapid na si Joel Escorial. Sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kinumpirma ng AMLAC na mayroong 550,000 pesos na naideposito sa bank account ni Escorial. Ayon naman sa dalawang sources ng ABS-CBN News, nakilala na rin ang mga pangalan ng mga nagdeposito ng nasabing halaga. Kinumpirma naman ni Remulla na kasama na sa mga kakasuhan sa Lunes ng PNP at NBI ang dalawang mastermind sa pagpatay kay Lapid. Nangako si Bureau of Corrections OIC Director General Gregorio Katapang Jr. na papaspasan ang pagpapatupad ng mga reforma sa loob ng mga kulungan sa bansa. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Katapang na may inilalatag na polisiya at estratehiya para mabigyang solusyon ang mga problema sa Bucor. Kasama na rito ang siksikan o congestion sa mga kulungan at ang benepisyo ng mga personnel. Aminado si Katapang na posibleng mga opisyal mismo ng Bucor ang nasa likod ng ilang anomalya sa Bucor. Bibigyang solusyon ito, gayon din ang pagbabago ng imahe ng mga tinatawag na gangster sa loob ng bilibid. Yung sa tactical, operational level, within 6 months to 1 year siguro. Pero yung strategic level of permanent solutions to permanent problems, siguro mga 2 to 3 years yan. Kasi gawa na ang budget ngayon. Samantala, nagtipon-tipon naman ang ilang taga-suporta ng suspindidong Bucor Director na si General Gerald Bantag sa Baguio City ngayong araw. Inorganisa ito ng iba't ibang grupo ng indigenous people mula Cordillera Region, kabilang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong,
sa mga sumama sa pagtitipon na tinawag nilang peaceful assembly para kay Bantag. Ayon kay Magalong, talamak ang korupsyon sa Bucor at malaki ang nagawang pagbabago ni Bantag sa kanyang pamumuno. Ayon naman sa lead convener ng grupo, layunin nilang magpakita ng suporta kay Bantag na hinahangaan ng mga taga-Cordillera. Nangako naman ang mga dumalo sa pagtitipon na re-respetuhin nila ang paggulong ng imbestigasyon sa kaso ng pagpatay kay Percy Lapid. Sinurpresa ni Robbie Domingo ang kanyang girlfriend nang mag-propose ang TV host sa gitna ng sikat na Shibuya Crossing sa Tokyo, Japan. Yan sa eksklusibong pagpapatrol ni MJ Felipe. Ito ang eksena sa gitna ng Shibuya Crossing sa Tokyo, Japan, Biyernes ng gabi. Lumuhod ang kapamilya TV host na si Robbie Domingo sa harap ng girlfriend na si Mikey Pineda, naglabas ng sing-sing at nag-propose ng kasal. It's a yes! At napuno ng kilig sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kabilang na ang mga kaibigan nilang sina Catherine Bernardo, Daniel Padilla, Joshua Garcia at ang nauugnay na sina Sanjo Marudo at Ria Ataide, nakasama ng couple na mag-celebrate ng Halloween. At dahil nasa gitna sila ng Shibuya Crossing kung saan maraming nagtatawiran, napatakbo sila sa sidewalk nang mag-green ang traffic light at umarangkada ang mga sasakyan. Sa mga detalyeng ibinahagi ni Robbie sa ABS-CBN News, nasaksihan din ng pamilya ni Mikey ang engagement, pati ang best friend ng TV host ay nandoon din. Apat na taon nang magkarelasyon sina Robbie at Mikey. Magkalapit ang kanilang edad, 33 si Mikey at 32 naman si Robbie. Magka-batch sila sa Ateneo de Manila University. Naging close nang magkita sa kanilang annual get-together at nagkataong pareho na silang single. Sa guesting niya noon sa Magandang Buhay, dumating si Mikey sa pinakamalungkot na bahagi ng kanyang buhay. Ibinahagi niya kung bakit si Mikey na ang the one. Sobrang nagpapasalamat na binibigyan niya ako ng ano, ng bagong direction. Kasi kung ako lang, work. How? What? When? Siya yung nagbibigay ng why. Wala pang detalyeng ibinigay ang engaged couple kung kailan nila planong magpakasal. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sa kabila ng panuntunan ng pamahalaan na nagluluwag sa pagsusuot ng face mask, pinipili pa rin ang marami na magsuot, lalo na sa matataong lugar, gaya ng mga simbahan at mall. Live mula Makati City, nagpapatrol, Michael Delizo. Michael, kamusta ang dami ng mga tao at nauobserbahan mo ba yung dami rin ng mga pumipili na mag-face mask? Zen, dagsa ang mga tao sa mall na ito dito sa Makati. At ipinatutupad na ngayon yung bagong polisiya sa pagsusuot ng face mask. Okay lang kahit walang face mask, pero halos lahat pa rin, kabilang yung mga empleyado ng mall, ay naka-face mask. Buhos ang mga namamasyal sa mall dito sa Makati kasabay ng pagbubukas ng Christmas display. Ayon sa pamunuan ng mall, balik na sa pre-pandemic levels ang dami ng mga namamasyal. Kasabay ito ng pagluluwag ng mga panuntunan sa COVID-19 kabilang ang optional o voluntaryong pagsusuot ng face mask. Pero marami ang pinipili pa ring mag-face mask. Siyempre, kakatakot eh. Lalo na ganito, dami tao, lalabas ka. Kailangan may safe ka. Ang mag-asawang Junmar at Beth, bukod sa face mask, nagsasanitize din ng kamay. Mahirap na, sabi natin, hindi tayo sigurado na wala na yung COVID. Kasi araw-araw nakikinig tayo ng balita, nandiyan pa rin, may report pa rin ng COVID. Ang iba, nagtatanggal lang ng face mask para magpa-picture at kumain. Bagamat pwede nang hindi magsuot ng face mask ang mga customer, hinihimok pa rin ng mall operators na patuloy na isuot ang face mask. Of course, we still encourage po yung mga hand washing natin, yung frequent sanitation, social distancing, diba? And of course, we encourage also yung mga customers natin to follow our safety protocols kasi it's a shared responsibility naman po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Sa loob ng Quiapo Church, naka-face mask ang lahat maging ang pari. Ayon sa simbahan, voluntaryo ang pagsusuot ng face mask pero kailangan isaalang-alang din ang iba, lalo na kung may mga katabing kabilang sa vulnerable sector.
maging sa labas ng simbahan, naka-face mask pa rin ang karamihan ng mga tao. Eh, mabuti na yun kasi senior na nga ako, no? Para may protection ako. Naguguluhan din ako eh. Hindi ko alam kung talaga meron pa o ano. Eh, pero nag-ano ako kasi maraming tao. Kaya nagmamas pa rin po ako. Ikinatuwa naman ng DOH na marami pa rin ang nagsusuot ng face mask. I can attest to how Filipinos are behaving right now. You'd find a lot of Filipinos still complying with the masking. Iba-ibang LGU na rin ang naglabas ng mga kaparehong kautusan tulad ng San Juan, Maynila at Davao City. Hinihimok pa rin na magsuot ng face mask ang mga matatanda, may sakit o mahihinang kalusugan, buntis, mga hindi bakunado at may sintomas ng COVID-19. Zen, ang maganda sa mall na ito ay may mga alcohol pa rin sa entrance at sa mga tindahan. Nakikita ko rin yung mga gwardiya na umiikot para ipaalala sa mga senior citizen yung maayos na pagsusuot ng face mask. Balik sa'yo, Zen. Michael, napansin ko yung karamihan sa mga nagsusuot talaga yung mga senior. Siyempre, vulnerable sector sila. Pero napansin mo ba kung yung mga may dalang chikiting, yung talagang maliliit na bata, ay pinagpe-face mask yung mga bata? O, yun yung problema sa mga maliliit na bata, no, na mahirap silang suotan ng face mask kasi yes, maliliit ang kanilang mga mukha. So yung ibang mga chikiting, hindi na nakakapag-face mask. Hindi ba wala pang vaccine? At binabantayan na lang sila ng magulang nila. Yun nga, ang dapat kasi, hindi dapat sa mall o sa mga indoor spaces, naka-face mask ang mga unvaccinated. Pero dito kasi, hinihimok lang nila na mag-face mask. Walang polisiya talaga na hindi sila pwedeng papasukin. Kumbaga, ine-encourage lang sila na mag-face mask, Zen. Yun. Ine-encourage pa rin, Michael, dahil nga wala pa rin bakuna ang 5 taon pababa. Maraming salamat, Michael Delizo. Sa mga babiyahe papuntang Cebu, simula ngayong araw, hindi na po kailangang magpresenta ng vaccination card. Ito'y matapos pirmahan ni Governor Gwen Garcia ang isang executive order na patuloy na nagluluwag sa testing, quarantine at health protocols para sa mga biyaherong magtutungo sa probinsya. Kung fully vaccinated, hindi na rin po kailangan magpresenta ng COVID-19 test results. Pero inihikayat nila ang mga hindi pa bakunado na mag-antigen test. Ibig sabihin, tanging ticket, passport o ID na lang ang check-in requirement, bakunado man ang pasahero o hindi. Naitala ng Department of Health ang higit 200 kaso ng respiratory na syncytial virus o RSV sa bansa mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Ang mga kaso ay nakita sa mga bata. Ayon kay Health Officer in Charge, Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala namang naitalang namatay sa mga tinamaan ng RSV. Ang RSV ay naipapasa sa iba sa pamamagitan ng respiratory droplets kung saan karaniwang apektado ang mga bata edad 5 pababa. Pero marami pa ring dapuan o dinadapuan ng virus sa mga matatanda. Karaniwan sa mga sintomas ay ubo, sipon at lagnat na hindi nalalayo sa sintomas ng COVID-19. Kukuha po ito sa hangin. So kailangan lamang po talaga na ang ating mga kabataan maging malusog, ang ating mga kabataan mabigyan din po ng mga tama na mga preventive measures such as vaccination, and especially yun pong ating bumpong nakakatanda, pwede rin po sila maging vulnerable dito. So kailangan din pangalagaan din ang kanilang katawan. Nagtapos sa 8th pwesto ng men's all-around finals ang gymnast na si Carlos Yulo sa 51st Artistic Gymnastics World Championship sa England. Nakakuha po siya ng mahigit 82 points. Maganda ipinakita ni Yulo sa kanyang floor exercise kung saan nakakuha siya ng 15.166 points. Mataas din ang puntos niya sa parallel bars. Pero mas mababa ang puntos niya sa pommel horse at sa vault. Kahit hindi niya naabot ang target na 6 na pwesto, mas mataas pa rin naman ito sa 10th pwesto na kanyang nakamit noong 2019. Inilunsad ng gobyerno ang kadiwa ng Pasko Bazaar sa lungsod ng Maynila na layong bigyan ng pagkakataon ang maliliit na negosyante na magbenta ng mga produkto. 13 kooperatiba ang inimbata ng Department of Agriculture
para magbenta ng mga isda, gulay, prutas at iba pang agricultural products. Binigyan din ng pagkakataon ng Department of Trade and Industry ang mga micro, small and medium enterprises na magbenta ng mga damit at iba pang locally made na produkto. Isang araw lamang ang kadiwa ng Pasko Bazaar pero inaasahang masusundan pa ito sa mga susunod na araw na ilulunsad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nais kong batiin ang ating mga sellers sa ating kadiwa ng Pasko na trial run. Maraming salamat at kayo'y nakilahok dito sa aming bagong programa na sana pagka ito ay lumawak at dumami ay makakatulong sa taong bayan. Nagkaroon ng pagsabog sa isang commercial center sa Barangay Santiago, Pagadian City kaninang hapon. Ayon sa Philippine Army, hindi improvised explosive device ang sumabog. At sa inisyal na investigasyon, LPG gas leak ang pinagmulan nito. Wala naman ay ulat na nasaktan sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon sa pagsabog. Sabat ang halos 1,000,000 pisong halaga ng high-grade marijuana o kush at liquid marijuana na galing sa California, USA. Dumating ang package sa Port of Clark noong Oktubre 28 na idineklarang sweater gifts. Pero nadiskubreng droga ang laman nito matapos sumailalim sa X-ray at physical examination. Nakita sa package ang mga pinatuyong dahon ng kush at 45 vape cartridge na hinihinalang liquid marijuana ang laman. Sa pamamagitan ng controlled delivery, nadakip ng mga operatiba ng Bureau of Customs Port of Clark at Philippine Drug Enforcement Agency ang claimant ng package mula sa Parañaque City. Nakumpiska naman sa Zamboanga City ang 8,000,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nitong Nobyembre 2. Sa anti-smuggling operation ng pinagsanib na puwersa ng mga otoridad, nasabat mula sa isang elf van ang higit 200 master cases ng sigarilyo. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang sasakyan at mga kontrabando para sa inventaryo. Dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act of 2016. Pahirapan pa rin ang paghahatid ng tulong sa ilang lugar sa Western Visayas dahil po sa pagkasira ng mga tulay dulot ng bagyong Paeng. Nagpapasaklolo rin ang iba pang pamilyang nawasak ang bahay dahil sa bagyo. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Sa isang bangka na nakaangkla sa Noveleta, Cavite na nagluluto, kumakain at natutulog ang pamilya at mga alagang hayop ni Rosalyn Bornales. Kwento ni Rosalyn, lumikas sila sa isang paaralan noong kasagsagan ng Bagyong Paeng. Ngunit kinalaunan ay bumalik din sila sa kanilang lugar upang bantayan ang kanilang barong-barong na natanggalan ng mga pader at bubong. Nakakatanggap ang pamilya ni Rosalyn ng kaunting tulong mula sa Pag-asa Foundation Center. Ngunit hindi anya ito sapat para maipagawang muli ang kanilang bahay. Samantala, sa Antique, kinakailangang mamangka ng mga residenteng nais makatawid mula sa bayan ng Bugasong papunta sa Lawaan dahil hindi pa naisasaayos ang tulay na nasira ng Bagyong Paeng. Ayon kay Lawaan Mayor Acer Baladhay, nananatiling isolated ang kanilang bayan dahil sa bumagsak na tulay. Nagkakaubusan na rin umano ng supply ng langis at pagkain sa bayan ng Lawaan. Isang alternative na mangyari is from Iloilo City, mag-ikot siya papuntang Capiz at saka papuntang Calibo hanggang makaabot dito sa bayan ng Lawaan. Malayo po, mandaming mga gustong mag-aambag ng kanilang tulong dito sa bayan namin. Kaso yun ang isang problema. Paano nila i-tracking agad? Isinailalim na sa state of calamity ang lungsod ng Trigaraw sa Cagayan dahil sa pinsala ng Bagyong Paeng. 40 barangay sa lungsod ang lumubog sa baha, kaya nagpasya na ang mga opisyal na gamitin ang kanilang calamity fund. Sa Maguindanao naman, patuloy ang pagdagsa ng tulong sa mga isolated na lugar. Nasa halos 800 sako ng bigas, mga food packs at nasa 400 galon ng tubig ang inihatid ng mga bangka patungo sa Datu Odin, Sinsuwat. Mahigit 200,000 na pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa Bangsamoro. Halos 228 milyon pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa tala ng NDRRMC, 155 na ang namatay sa pananalasa ng Bagyong Paeng.
129 ang sugatan, 34 ang nawawala pa. Umabot na sa 4 na bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura, habang halos 160 milyon pesos naman ang halaga ng assistance packages para sa mga biktima ng bagyo. Tiniyak din ng DSWD ang maayos at mas madaling pagkuha ng ayuda ng mga nasalanta. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Nanghihinayang ang ilang mag-aaral at magulang sa pagtatapos ng libreng sakay sa mga tren ng LRT2. Apela nila at ng grupo ng kabataan sana palawigin pa ang programa, lalo tuluyan ang ipatutupad ang face-to-face classes. Nagpapatrol, Anjo Bagawisan. Dalawang buwan ding nakalibre sa LRT2 ang first-year college students na sina Leigh, Joanna at Christine. Malaki ang tipid nila sa pasahe na aabot sa 300 piso kada linggo. Kaya ikinalungkot nila na huling araw na ngayon ng libreng sakay. Marami rin pong gastusin sa school and kahit pa paano nababawasan po yung isipin namin kasi po libre po siya. Nakakalungkot kasi last day na ngayon and sana lang po talaga napatuloy lang kasi po from sa bahay po namin, kailangan ko pong mag-jeep and LRT1 po. Then pagdating ko po dito, may libreng sakay po na pwede po akong makabawas sa pamasahe ko po. Bumili na rin ng beep card para sa mga susunod na araw ang grade 11 student na si Sheen na magsisimula pa lang mag face-to-face classes sa isang universidad. Nanghihinayang ang kanyang nanay sa matitipid sana kung mapapalawig pa ang free ride. Si libreng sakay, malaking tulong po talaga sa parents at sa mga estudyante. Dagdag sa baon na lang nila yon. Sana i-extend nila. Sana hanggang matapos na lang kung pwede naman. Nauna nang sinabi ng Light Rail Transit Authority na hindi kakayaning palawigin ang libreng sakay dahil kailangan maglaan ng pondo para palawakin, isaayos at ipa-upgrade ang linya ng tren. Umabot din kasi sa 30 milyong piso ang nawalang kita ng LRT2 sa nakaraang mahigit dalawang buwan. Ayon sa LRTA, bibigyan naman ng 20% discount ang mga mag-aaral na may ipapakitang valid school ID simula linggo, November 6. Pero para sa mga mag-aaral, hindi sapat ang diskwento lang. Mas okay po yung libre kasi kahit pa paano may babayaran pa rin po pag 20% discount. Kaya yun po, mas convenient po pag libre. Dismayado rin ang kabataan party list sa pagtigil ng libreng sakay para sa mga estudyante. Aniya, kailangan palawakin ang tulong pinansyal sa mga estudyante at isabatas na ang mga panukalang makagagaan sa bulsa ng publiko gaya ng pagtanggal ng excise tax at VAT sa mga produktong petrolyo at pagtaas ng minimum wage. Mahigit 1,500,000 ang naitalang gumamit ng libreng sakay mula Agosto. Student discount naman ang pinatupad ng MRT3. Hanggang ngayong Disyembre na lang tatagal ang libreng sakay sa EDSA Bus Carousel matapos laanan ng dagdag na 1.4 billion pesos. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News. Dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN Summit sa Cambodia sa November 10 hanggang 13. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, inaasahang tatalakayin sa pulong ang isyu ng giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia at ang agawan ng teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea. Dagdag ni Espiritu, ilalahad ng Pangulo ang posisyon ng mga bansa sa mga mahalagang paksa, gayon din ang prioridad ng administrasyon sa larangan ng foreign policy. Top of the list is the post-pandemic economic recovery and transformation. So that would cover food security, energy security, digital transformation and the digital economy, and also climate change, in as much as this is very much related to our disaster management efforts in the Philippines. Isang araw bago ang kanyang Reach Out Fans Day sa Pasay City, humarap sa ilang miyembro ng media kanina ang Korean idol na si Ji Chang-wook. Kwento ni Chang-wook, super enjoy siya sa Pinoy food gaya ng sisig at halo-halo. Sobra rin niyang ikinatutuwa at ipinagpapasalamat ang pagsuporta ng Pinoy fans. Sabi niya, inspirasyon ang pagmamahal ng mga Pinoy para pagbutihin pa niya ang kanyang pagganap sa mga serye at pelikula.
you would be allowed to choose, what kind of role would you like to portray? What kind of character? 이것도 사실 방금 제가 해드렸던 답변. I do not have a certain role that I want to have, but I'm like open to new opportunities and new genres or new agendas that I can have with my series. So I want to try. I'm more into like fun and new things. Dinarayo ang Christmas Carnival na hitik po sa rides, pagkain at tiyangge. Live mula Marikines City, nagpapatrol, Jeffrey Hernais. Jeff, kumusta ang Christmas vibes dyan? Alam mo, Alvin, ako ay paskong-pasko na dito. Tingnan mo sa aking paligid. Napakarami dito nga Christmas lights sa Alvin. At bukod sa mga exciting rides dito, hindi rin magugutom dahil napakaraming bilihan dito ng pagkain. At kung meron naman kayong mga ekstrang budget dyan, may tiyangge dito sa mga gustong mag-early Christmas shopping. Pamilya at magkakabarkada ang namasyal ngayong weekend sa mall na ito sa Marikina City. Ito'y dahil sa Christmas Saya, Bazaar and Carnival kung saan tampok ang iba-ibang rides para sa mga bata at young at heart. Saya, nakakalimutan po namin ang lungkot na sa mga pag-aaral po namin, ganon. Nakakalimutan namin yun pag sumasakay po kami ng rides. Ganon. Sa mga bata, enjoy na enjoy sila dyan. Eh, sa mga matanda rin, pwede rin, pero mostly sa mga bata, talaga sila, yan ang inaantay nila. Para sa malalakas ang loob at todong trilang hanap, subukan ang Viking. Enjoy po, sobra! Para sa mga gusto ng adrenaline rush, frisbee ang perfect para sa inyo. Nakakatakot pa ang kukunin ako ni Lord sa taas. Kung medyo relax lang na ride ang hanap, na perfect rin para kila Lolo at Lola. Magpaikot-ikot sa carousel at Ferris wheel na may view ng Marikina River. Habang swak para sa mga chikiting, itong giant fun slide. Naglalaro ng mga bola tapos nag-slide. Nandito na lang din naman ako, abay susubukan ko na rin itong mix-up na ride. Tara! Yoko na! Kumain na lang tayo. Tara! Kung Tom Goods na, sugod na sa magkakatabing kainan na ito, natampok ang mga pinakasikat na Pinoy street food tulad ng isaw, kwek-kwek at marami pang iba. At sa mga gustong mag-early Christmas shopping, maraming pagpipilian sa katabing tiyangge mula sa damit, laruan, Christmas decorations, mga gamit sa bahay at syempre, mga sapatos. Mas marami pong stalls ngayon and mas marami pong rides. Kahit po mandated na po ng government na wala ng voluntary na yung wearing of face mask, we recommend pa rin po na mag-face mask tayo for our health. Hindi naman nagpahuli ang provincial capital ng Northern Samar. Kumukuti-kutitap sa dami ng Christmas lights ang buong gusali. May iba-ibang klaseng rides din dito at magic show na mas pinasaya pa ng engrandeng fireworks display. Tampok naman ang giant Christmas tree na ito sa isang mall sa Legazpi City na pinuno ng red at gold Christmas balls. Mahika ang tema ng selebrasyon kaya may mga prinsipe at prinsesa at syempre hindi mawawala si Santa. Sobrang excited ako kasi imagine after 2 years ayan, nabuksan ulit ang ilaw ng Christmas tree dito. Alvin, sa mga gustong ma-experience itong bazaar at a carnival dito sa Marikina City, bukas sila ng alas 3 ng hapon hanggang hating gabi. Alvin! Maraming salamat, Jeffrey Hernain. Proud Pinoy moment, trending topic ngayon sa social media. Ang kauna-unahang USTV guesting ng Pinoy pop band na SB19. Panauhin ng grupo sa isang morning show sa New York kung saan humataw sila sa kanilang latest hit na Where You At. Ipinakilala ng host ang SB19 bilang kauna-unahang Pilipino o Filipino act na nakapasok sa Billboard charts, partikular sa kanilang record-setting performance na Bazinga na nakapasok sa hot trending songs. Nasa Amerika ang grupo para sa serye ng concert na bahagi ng kanilang world tour. Una na rin silang bumisita sa konsulado ng Pilipinas sa New York na bahagi naman ng kanilang tungkulin bilang youth ambassadors para sa National Commission for Culture and the Arts at ng Sentro Rizal. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong matatana, pahinga muna, ako nang bahala, bisbas sa labis ang iyong nagawa mapag.
pahinga muna ako na. Napaka-proud. Ano? Mukhang naaliw si ano, eh, Conjin Tato. Eh. Correct. Si Elmer, gusto diba? Mo yung kantang yun. Oh, oo. Napaka-proud. World Tour partner. Congratulations, SB19. We're proud of you. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. 50 days na lang, Pasko na. Ako po si Alvin L. Chico. Andito kami, naglilingkod para sa inyo. Saan man sa mundo.